pamumuhay talaga ng mga tao dito sa umpisa? Parang mga kalabaw ba? Halos wala po kaming pagkakakitaan lang dahil sa kahirapan po. Kaniadto lisod kayo ang among panginabuhi. Tungod kay walay klaro ang among abot. Sa totoo lang po sir, hirap na hirap talaga kami. Usahay sa isa kaadlaw, kausara gyud may makakaon. Yung mga ginagamit namin pang maintenance at mga binhing sa aming tinatanim na mais ay inuutang namin. Sa pagsasaka, eh, dahil sa calamity natin, yung sudden scene subweather. Pag nag-harvest sila ng mais, nalulugi pa sila. Isang kahit isang tuka lang kami. Hindi araw-araw makapasok ang bata namin dahil wala kami pantustos sa pang-reses nila. Wala kami kabigay na mabuting kinabukasan sa aming anak dahil hirap kami talaga. Pagdating ng NGP program, na-start na kaming libo-libong tanim na punong kahoy at ibang pananim na magiging pagkakitaan. Nag-grab talaga ng mga tao yung opportunity na yun na magtanim ng pangmatagalan na tanim at sustainable siya. Pag may mangyari naman doon na may namamatay, nagre-replant kami. Kumpleto na kami. Ngayon, alam na namin kung paano namin yung mas mabilis siyang lumaki. Mayroon na teknolohiya ang binigay galing ng DNR. Parang ang tanim namin, marami ng income. Itong ating NGP ay hindi talaga maging successful kung hindi sa pamamagitan ng pagtutulungan. Para magiging, sabihin natin, successful yung project, is one for all for one. From land preparation, planting, hanggang sa maintenance, nandoon talaga yung spirit ng bayanihan. Ang unang-una nagbabago dito, ang una ang kapaligiran. Marami nang nahuli yung mga tao. Sa isla, halimbawa sa dumami na ngayon. Kasi yung mangrove, eh, makatulong to improve sa mga natural resources. Talagang malaking tulong. Adi, naka-income na ako, makatabang na sa akong mga panginanglan, labi na sa mga estudyant. Pag umuulan ng malakas, hindi po kabilisan na bumababa ang erosyon sa ilog. Kaya po yung ilog na pwedeng inumin. Malaking pagbabago sa aming lugar at aming komunidad nung pumasok ang National Greening Program. Sa totoo lang, sir, yung tao ngayon, umasinso na talaga, sir. Ang membro ko, nakapagpatayo na po ng konting negosyo. Nakabili na po rin kami ng service namin. Dahil ang aming anak, ngayon ipagpatuloy namin, nakapatuloy sila ng nag-aaral. Kasi dati, hindi nila nakapaiskwila siya hanggang grade 5 lang. Ngayon, sir, meron ng mga college. Nakapaiskwila na talaga kami, sir. Parang it was a grace from God na na-develop namin itong aming area. Salamat po, mahal namin Presidente Noynoy Aquino. Ito ang legacy niyo. Maraming salamat po sa ating Paolong Benigno Aquino III. Sa buong DNR, malaking pasasalamat namin po na ganito na ang nangyari sa amin ngayon. Napasalamat ko sa DNR, sa PINDRO, sa sentro na naghatag sa maong project. Yung National Greening Program ay malaki talaga ang naitulong sa mga beneficiary. May katabang sa akong pamilya, dili lang kaysa akong pamilya. Sa uban pa nga lumulupyo diri, nakabinipisyo sab sila sama nako. Malaking tulong po sa amin dito na nakapagtrabaho kami. Dako kay kong pasalamat ni mo nagpasayugda ni ini mo programa kay dako kay katabang namo alang sa mong panginanglan di sa mong labi na sa mong panginanglan sa balay ug sa mga akong mga bata nga nag-eskwela.
isa ka adlaw murag katulon na mi kakaon kay tungod sa atong kan tungod sa kalipay lang niya nakaya nagahila ko niya dako akong pagpasalamat dahil sa NGP meron talagang patutunguhan yung buhay ng tao no. Napakasarap na po ng lugar namin kasi marami na po mga tanim na nandito po. Pangako namin, panatilihin namin maganda at ipatuloy itong pag-alaga nitong mangrove plantation namin. Lahat na programa sa gobyerno, alagaan namin dahil dyan galing ang magandang buhay namin. Sana'y magpatuloy itong programa dahil ang programang ito ay isa rin, isang mitigating measure sa pagbabalik ng ating klima. Salamat po, Ginoong Presidente Noynoy Aquino. At higit sa lahat, salamat at naging bahagi kami sa tuwid na daan.